Nag-ipon si Arabella ng lakas ng loob, bago lakas loob na nagtanong. Sino ang babaeng iyon? Hindi tumitingin sa nobyo na tanong niya. Kapag naaalala ni Arabella, ang pagkapit ng babae sa braso ni Drake, noong nakaraan ay kumikirot ang dibdib niya. One of my mother's friend's daughter. Sino siya para sa'yo? Bakit mo siya iniiwasan? At bakit sinabi niya, na hindi mo siya pwedeng iwasan palagi? Hindi ng dalaga alam, kung tama pa ba ang mga tinatanong niya. Hindi naman siya asawa, kundi nobya lang. Umupo si Drake sa kama. Hinawakan nito ang mukha niya, at iniharap rito. She's just a friend, babe. Wala kang dapat ikaselos. Kaibigan lang daw. Pinigilan ni Arabella ang mapangiti. Ako, nagseselos. Hindi, no. Bakit naman ako magseselos? Nagtatanong lang naman, magkakasunod na dahilan niya. Malakas na natawa si Drake. Hindi pala, ha? Kaya pala naiiyak ka na. Napalabi si Arabella. Mahina niya itong sinuntok sa dibdib. Hindi sabi ako nagseselos, eh. Hindi ako selosa. Sige lang. Magdahilan ka pa, Arabella. Kulang na nga lang ay umiyak ka kanina. Kastigo ng utak niya. Kahit kailan ay hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Saka wala ka bang tiwala sa akin? Gwapo lang ito, pero hindi babero. Ikaw lang kasi ang mahal ko, babe. Tuluyan na siyang napangiti. Sa simpleng mga salita lang ni Drake, ay nawawala ang agam-agam sa dibdib niya. Mahal na mahal niya talaga ang lalaking ito. Hindi niya ma-imagine ang buhay, na hindi ito kasama. Stop it, Sandra. Hindi natin mapipilit si Drake, sa bagay na ayaw niya, kaya tigilan mo na ang pag-iinom. Inagaw ng ina ni Sandra, ang hawak niyang baso na may laman na alak. Tumalim ang mata ni Sandra, sa sinabi ng ina. Inagaw niya pabalik ang baso, at tinungga ang laman nun. Naalala niya ang babae na kasama ni Drake. Tama nga ang sinabi ni Renz sa kanya. May mahal na nga si Drake. Kaibigan niya si Renz. Nasa States man siya, ay hindi sila nawalan ng contact sa isa't isa. Dito niya nalalaman ang lahat, ng tungkol kay Drake. Ang lalaking mapapangasawa niya. Naalala ni Sandra ang ngiti ng taong mahal niya. Ah, malakas na ibinato niya ang baso sa sahig, at malakas na nagsisigaw. Hindi ako makapapayag. Walang nagawa ang ina ni Sandra, kundi ang umiyak. Ang laki ng pinagbago ng kanyang anak, 8 taon na ang nakakaraan. Hindi na ito ang dating Sandra, na masiyahin, at malambing. Hindi nila matukoy mag-asawa, kung dahil ba iyon, sa pagmamahal kay Drake, o sa pagkawala ng kapatid ng binata, na malapit na kaibigan ng kanilang anak. Tama na, anak, nasa hospital ang daddy mo. Dapat siya ang inaalala natin ngayon. Umiiyak na ani ng ina ni Sandra. Natigilan naman si Sandra sa narinig, at tila nahimasmasan. I'm sorry, mom. Parang bata na umiyak ang dalaga, at yamakap sa ina. Hindi siya makapapayag na magmahal si Drake, at sumaya. Leon ang pinanggako ni Sandra, 8 taon na ang nakakaraan. Hinaplos ni Drake ang pisngi, nang natutulog na si Arabella. Paglabas niya ng bathroom matapos maligo, ay nadatnan niyang tulog na ang nobya. Napatiimbagang siya nang maalala si Sandra. Hindi niya maintindihan kung bakit ginigiit nito, na matuloy ang kasal sa pagitan nilang dalawa. Alam naman nito, na hindi niya ito mahal noon paman. Saka sa pagkakatanda niya, ay tutol ito noon nang ipagkasundo sila. Kaya ano ang rason nito ngayon, para ipilit na makasal sila? Hindi niya gustong magsinungaling kay Arabella, tungkol kay Sandra. Para sa kanya ay anak lang si Sandra, ng kaibigan ng mommy niya, kaya iyon ang sinabi niya sa nobya. Hindi niya itinuring na fiancé, ang babaeng iyon. Oo, at malapit ito noon sa kapatid niyang si Daisy. Pero hindi ibig sabi bin noon, ay malapit sila sa isa't isa. Sa pagkakatanda ni Drake, ay hindi nga sila halos nagkikibuan noon. Ang mommy lang talaga niya ang may gusto, na may kasal siya kay Sandra. Hindi ni Drake alam, kung ano ang magagawa niya kay Sandra, sa oras na mag-isip ng hindi maganda si Arabella. Kumuyam ang kanyang kamay. Nang maalala niya ang mukha ni Arabella, kanina lang ay parang dinudurog ang dibdib niya.
Halata ang pagpipigil nito, na huwag maiyak. Iniwasan na nga niya ito, pero mukhang hindi nito matanggap iyon. Mukhang kailangan niyang ipaintindi kay Sandra, na may mahal na siyang iba, at walang ibang gusto na pakasalan, kundi si Arabella lang. Siguro naman, ay sapat ng dahilan iyon, para tigilan siya nito. "We need to talk. I have something important to tell you," ani Drake sa kausap sa cellphone. Nanatili si Arabella na nakapikit, matapos halikan ni Drake, sa noo at lobby. Gusto niyang magtanong, kung saan pupunta ang nobyo, pero hindi na lang ginawa. Sigurado naman siya na tungkol lang iyon sa negosyo. "Damn it, Sandra. Hindi mo kailangan pumunta rito." Halata ang pagpipigil sa boses ni Drake, na huwag tumaas ang boses. Para hindi ba siya magising? "Sandra." Parang sinilihan ang katawan ni Arabella, nang marinig ang pangalan ng babae. Bakit magkikita ang mga ito? Dumilat siya nang marinig ang pagsaran ng pinto. Agad na bumangon siya. Pigilan man niya ang sarili, ay hindi niya kayang hindi makaramdam ng kakaibang kirot. Bakit parang hindi gusto ni Drake na magising siya? Ayaw ba nito na malaman niya na makikipagkita ito kay Sandra? Pero bakit? Pumikit siya at tumingala. "Umayos ka nga, Arabella. Tungkol lang sa business ang pag-uusapan nila. Ano ka ba?" Ilang beses niyang turan sa sarili. Biglang litaw ng babae, sa kanyang balintataw, maging ang pagkapit nito sa nobyo niya. Parang bata na nagpapadyak siya ng paa. Kainis naman. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Sobrang naiinis siya, kapag naaalala niya ang bagay na iyon. "Teka nga, sundan ko kaya si Drake." Marahas siyang napailing. Hindi niya maaring gawin iyon. Mahal siya ni Drake, at dapat lang na magtiwala siya rito. Kung susundan niya ito, ay parang hindi niya pinaniwalaan ang pagmamahal nito sa kanya. Tumayo siya at naligo, para mahimasmasan. Pagkatapos ay saka siya nanood sa malaking TV, sa kwarto ni Drake. Pero hindi nagtagal, ay ang nakita niya sa screen ng television ay si Drake, at si Sandra. At katulad ng nakaraan, ay nakakapit na naman ang babae sa nobyo niya. Mahina niyang tinampal ang pisngi. Kung ano-ano na ang nakikita niya. Hindi na niya kaya. Nagmamadali siyang nagbihis, at bumaba ng kwarto. Mababaliw siya, kung hindi niya pupuntahan si Drake. "Arabella, saan ang punta mo, iha?" Tanong ni Aling Marta nang makita siya. "Pupuntahan ko lang po si Drake, Aling Marta." Sagot ni Arabella, bago nagmamadaling lumabas. Habang sakay ng kotse, na minamaneho ng driver ni Drake, ay panay ang buntong hininga niya. Hindi niya alam kung tama ba itong ginagawa niya. Dahil babata pa siya, at bagong pasok sa relasyon kaya ganito ang nararamdaman niya. Kinakain siya ng selos. Tama, selos ang tawag dito. Pagkarating ay agad na bumaba si Arabella ng kotse. Natigilan siya, at bahagyang nabigla. Paano ay nakita niya ang babae, na pasakay ng kotse. Kotse ni Drake. Dahil nakatalikod sa gawi niya si Drake, ay hindi siya nakita nito. Pero si Sandra, ay sigurado si Arabella nakita siya. Gumuhit ang nang asar ng ngiti, sa lobby ni Sandra, habang nakatingin sa kanya. Katulad nung nakaraan, ay hindi ni Arabella, magawang gumalaw sa kinatatayuan. Nakaalis na lang ang kotse ni Drake, sakay si Sandra ay nanatili siyang nakatayo. Mabagal ang hakbang na bumalik siya sa kotse. Nagtataka na tumingin sa kanya ang matandang driver. "Ma'am, hindi ba natin susundan si Sir? Bumalik na tayo, Manong." Aniya, ang mga ngiti ni Sandra sa kanya kanina, ay kakaiba. Kinukutsaba siya nito, pumikit siya, at isinandal ang katawan. Sana pala ay hindi na lang siya nagpunta rito. Mas lalo lang niyang ginulo ang utak niya, kaya ngayon ay mas lalong napuno, ng panibugho ang dibdib niya. "Kasalanan mo ito, Arabella." "No, Drake, hindi ako papayag." Tumayo si Sandra, at malakas na hinampas ang palad sa mesa. Wala itong pakialam, kahit na tumingin sa gawi nila ang ilan. Kulang na lang ay mag-apoy ang mga mata nito, habang nakatingin kay Drake. "Wala akong pakialam, kung hindi ka pumayag, Sandra. Stop acting like a jealous fiancé, dahil wala namang tayo." May inis ang boses ni Drake. "Like I said, walang kasalan na magaganap. May nobya na ako, at siya lang ang gusto kong pakasalan." Tumayo na ang binata, pero bago tuluyang umalis,
ay tumingin ito ng may pagbabante kay Sandra. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin. Hindi ko gusto na mag-isip si Arabella na may namamagitan sa ating dalawa. I'm warning you, hindi mo gugustuhin na magalit ako sa inyo ng pamilya mo. Ani Drake bago iniwan si Sandra na nagngingit-ngit sa galit. Drake, hindi ka sasaya hanggat nabubuhay ako. Nagsimulang umiyak si Sandra. Pinakawalan niya ang galit na nasa dibdib. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka magiging masaya. Bumuga ng hangin si Drake bago tinungo ang puntod ng magulang at kapatid. Dito muna siya magpapalipas ng kanyang inis kay Sandra. Lumamlam ang mata ng binata nang hawakan ang marmol kung nasaan nakaukit ang pangalan ng ina. I'm sorry, Mom. Alam ko na gustong gusto nyo si Sandra para sa akin. Pero hindi ko magagawang pagbigyan ang request mo. Napangiti si Drake nang maalala ang nobya. Remember the girl I brought here. Siya lang talaga ang mahal ko. Wala akong ibang gustong makasama habang buhay kundi siya lang. Kung nabubuhay ang mga ito, ay tiyak siya na magugustuhan ng mga ito si Arabella. She's a good person, that's why I fell for her. Kung hindi lang kinitil ng taong iyon, ang buhay ng pamilya niya, ay makikilala sana ito ng kasintahan niya. Kumuyam ang kamay ni Drake. Bigla ang pagdidilim ng kanyang mukha. 8 taon na ang nakakalipas, pero ang galit niya ay hindi humuhupa sa tuwing maalala lang niya ang lalaking iyon. Kung tutusin ay saglit lang sa kanya, natapusin ang buhay nito, tulad ng ginawa nito sa pamilya niya. Pero gusto niyang makita ang lalaki na yun sa kulungan. Gusto niyang maranasan nito ang impyerno. Sa loob ng 1 linggo, ay may inuutusan siyang tao sa loob na i-torture ang lalaking yun para pahirapan. Pero kulang pa. He wants to kill him right before his eyes. But, mas lalo lang niyang padadaliin ang paghihirap nito kung iyon ang gagawin niya. Drake ran his hand through his hair while his body began to shake with anger. Bigla niyang naalala si Arabella. He calmed down. Si Arabella, maisip pa lang niya ang nobya, ay kumakalma na siya. Kanina pa si Arabella hindi mapakali habang naghihintay kay Drake. Bawat pagdaan ng oras, minuto, at segundo ay binibilang niya. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto nang makita mula sa bintana ang pagdating ng kotse ng nobyo. Sumalubong siya nito. Pagbaba pa lang ng kotse, ay yamakap agad sa kanya si Drake nang makalapit sa kanya. Pumikit si Arabella at gumanti ng yakap. Saan ka galing, babe? Nakapikit niyang tanong napakabango ni Drake. Hindi nakakasawa ang amoy nito. Napapadalas na ang paglabas mo ngayon, hindi ka naman ganito dati. Sa meeting, maikling sagot ni Drake, saan? Kanino? Gusto ni Arabella itanong, pero tinikom na lang niya ang lobby. Namiss mo na naman agad ako, babe, baka mas mahal mo na ako ngayon, ha? Natatawang ani pa ni Drake. Lihim si Arabella na napanguso. Kung alam mo lang, hindi lang kita mahal, kundi mahal na mahal. Sigaw ng isang bahagi ng utak niya. Babe, what if magpakasal na tayo? Napahinto si Arabella sa paghakbang at hindi makapaniwala na tumingin kay Drake. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Natigilan siya. Paano ay nakatingin ng walang bakas ng pagbibiro sa kanya si Drake? Hindi ko galing magbiro tungkol sa ganitong bagay, babe. Ngumiti si Drake, dahilan para saglit na matulala ang dalaga at kumabog ng malakas ang dibdib niya. Mahal kita, kaya pakakasalan kita. Walang biro sa mga iyon. Napahawak si Arabella sa dibdib. Ang lakas ng tibok, nakakabingi. Hanggang ngayon, ay ganun pa rin ang epekto ni Drake sa kanya. Hindi ka na nagsalita, ayaw mo yata. Huwag mong sabihin na wala kang balak na pakasalan ako. Bakas ang tampo sa boses ni Drake. Hindi naman sa ganun. Baka kasi nabibigla ka lang. Of course not. Hindi kita mamahalin lang, Arabella. Ihaharap din kita sa altar. Kinuha ni Drake ang kamay niya at nilagay sa tapat ng dibdib. Rinig mo ba? Tukoy ni Drake sa bilis ng tibok ng puso nito. Tumanggaw si Arabella. Ikaw lang nakakagawa nito sa akin. Ikaw lang, at wala nang iba. Madamdamin na sambit ni Drake. Umiiyak na nagyuko si Arabella ng ulo. Sobrang saya niya. At the same time, ay nakokonsensya siya. Paano niya nagawang mag-isip
nang kung ano-ano gayong, mahal na mahal siya ni Drake. Hindi kita mamadaliin, napakasalan ako. Kaya kung maghintay kung kailan ka magiging handa, wait, hindi pala. Nagkamot sa ulo si Drake. Hanggang 5 years, lang ako maghihintay, then after that, pakakasalan mo ako, sa ayaw, at sa gusto mo. Mahinang hinampos ng malaya ni Arabella, na kamay ang dibdib nito. Maghihintay daw, pero 5 years lang. Dapat 10 years, biro niya sa huling sinabi. 10 years, no. Hinawakan ni Drake ang mukha niya, at saka pinugpog siya ng halik. Dapat sa ganon katagal, ay may 7 o 6 na tayong anak. Natawa na lang si Arabella. Mukhang balak talaga ni Drake, na anakan siya ng anakan. Napatili siya nang buhatin siya nito papasok. Ano ba, Drake? Baka may makakita. Hinalikan siya nito. I don't care. Nakangising sambit ni Drake. Pupungas panggas na tumayo si Arabella. Wala na sa tabi niya si Drake, nang magising siya. Pagbaba ay ang nobyo agad, ang hinanap ng kanyang mata. Kumunot ang noo niya. Aling Marta, nasaan po si Drake? Humihikab na tanong niya. Nilapag ng matanda, ang isang tasa, nang umuusok pa na kape sa harap niya. Umalis siya kanina, Arabella. May babae kasing nagpunta rito. Sinundo siguro si Sir. Ano nga pala ang gusto mong almusal? Wala sa tanong ng matanda ang isip ni Arabella, kundi sa babae na sinabi nito. Babae, Bianca po ba ang pangalan? Pero imposible. Nasa States na si Bianca, at nag-aasikaso ng nalalapit na kasal nito. Napalunok siya, may hinala na nabubuo sa dibdib niya, at tuluyan na iyong nasagot, sa sunod na sinabi ng matanda. Rinig ko ay tinawag siyang Sandra ni Sir. Nabitiwan niya ang tasa, na may laman na kape. Naku namang batang ito, mabuti, at hindi ka napaso. Nag-aalala na ani ng matanda, habang hindi magkamayaw sa pagpunas, sa natapon na kape. Nagmamadali si Arabella na umakyat, sa kwarto nila at inilock ang pinto. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon dito? 5 araw pa lang, mula nang makita niya ito, at si Drake na umalis. Tapos ngayon ay narito ito. Bakit? Dahil ba sa business? Pero bakit hindi iyon ang sinasabi ng utak niya? Heto na naman siya. Nagseselos, na dapat ay hindi niya maramdaman, dahil tapat si Drake sa kanya. Isang katok ang nakapagpahinto, sa pag-iisip ni Arabella. Kumunot ang noo niya, nang may iabot si Aling Marta na papel sa kanya. Nakalimutan kong ibigay sa'yo, ineng. Pinapaabot iyan nung babae kanina. Ang sabi niya ay magpunta ka dyan. Gusto mo bang ipagtimpla kita, ng bagong kape? Gatas! Umiling si Arabella. Huwag na, Aling Marta, salamat na lang po. Aniya habang nakatingin, sa maliit na kapirasong papel na inabot nito. Wanna know about me, and Drake? Then come in this place. Leon ang nakasulat sa papel, kasama ang isang address. Kung ganun, ay alam ni Sandra, kung ano ang nararamdaman niya, nang makita niya ang mga ito. At ngayon ay tila, pinaglalaroan siya nito. Umiling siya. Hindi siya pupunta. Dahil kung pupunta siya, ay baka mas lalo lang siyang paglaruan ni Sandra pero paano kung hindi? Ano ba ang dapat niyang malaman, tungkol kay Drake, at tungkol rito? Umupo siya sa gilid ng kama. Napasabunot siya sa buhok. Sinasabi ng bibig niya, na hindi siya pupunta, pero hindi iyon ang sinasabi, ng utak at dibdib niya. I told you, natigilan mo na ako. Damn it, Sandra. Ano ba ang gusto mo? Kung hindi lang babae, ang kaharap ay baka sinapak na ito ng binata. Nabigla na lang siya, nang pumunta ito sa mansion. Mabuti na lang at tulog pa si Arabella. Bakit kung itago niya, ang tungkol kay Sandra, ay daig pa niya ang may kasalanan? Kahit ang totoo, ay hindi lang niya gusto, na mag-isip ng kung ano-ano si Arabella. Alam mo ang gusto ko, Drake. Well no, singhal ni Drake rito. Lihim na ngumisi si Sandra. Bakit ba ayaw mong sabihin, sa babaeng iyon kung sino talaga ako? Tumingin ang babae sa likuran niya. I'm your fiancé, for almost 9 years. Hindi ba dapat lang, na malaman niya iyon? Halata ang tuwa sa mukha ni Sandra. Tila ba nag-enjoy ito sa kung saan? Fiancé, hindi makapaniwala na tanong ni Arabella. Marahas na lumingon si Drake. Ngayon alam na niya,
kung bakit tila tuwang-tuwa si Sandra habang nakatingin sa kanyang likuran. "It's not what you think, babe. Paano kung magalit ng husto sa kanya ang nobya? Napatiimbagang si Drake. Kung mangyari man iyon, ay isa lang ang sigurado siya. Masasaktan niya talaga si Sandra." Tumayo siya, at nilapitan si Arabella. "Babe, mali ang iniisip mo. Alam ko kung ano ang narinig ko, Drake." Galit ang tinig na sabi ni Arabella, na mas lalong nakapagpakaba sa kanya. "Narinig mo naman pala. Ako ang fiancé ni Drake. Noon iyon, at hindi na ngayon." Pareho silang natigilan ni Sandra sa sinabi ni Arabella. "Pinapunta mo ba ako rito, para sirain ang mayroon kami?" Pinag-cross ni Arabella ang mga braso. "Well, muntik ka nang magtagumpay. Kaya nga lang, narinig ko na gusto na ni Drake, natigilan mo na siya. So, it's mean, na wala naman na talagang kayo, right?" Nagbukas sara ang lobby ni Sandra. Hindi inaasahan na iba, ang kalalabasan ng plano niya. "Wala akong pakialam, kung matagal kayong engaged ni Drake. Ang mahalaga ay ako, ang mahal niya ngayon." Tumingin si Arabella sa binata. "At ikaw, halika na, at uuwi na tayo." "Yes, babe," ani Drake na sumaludo pa. Samantalang, naiwan si Sandra, na hindi agad nakabawi sa pagkabigla, sa nangyari. Ang inaasahan niya na pag-aaway ng dalawa, at paghihiwalay ay hindi nangyari. "It's been 8 years, but no one is visiting him." Zandro chuckled. "I think even his own family hates him for what he did. Well, I can't blame them. Maski ako ay isusuka ko ang ganoong tao." Damiin ang hawak ni Drake sa baso na may laman na alak. "Gusto mo bang hanapin ko ang pamilya ng lalaki na yon?" Sabay silang tumingin ni Zandro sa nilikhang ingay ng nabasag na baso. Agad na tumayo si Drake para lapitan si Arabella. "Are you okay?" Agad na tanong niya, habang sinusuri kung may sugat ito. "Ayos lang ako. Sige, maiwan ko na kayo." Nginig ang boses na sambit ni Arabella. Hinawakan ni Drake ang mukha ng nobya, na bahagyang namumutla. "Babe," nag-aalalang tawag niya rito. Paano ay tulala ito, habang nanginginig ang katawan. "I will take to the hospital, kung hindi maganda ang pakiramdam mo." "Ayos lang ako. Ano ka ba? Sige, maiwan ko na kayo." Iwas ang tingin na palom ni Arabella, saka nagmamadaling umalis. "Mukhang wala ka naman balak, ipahanap ang pamilya ng taong iyon. Pero kung sakali, na magbago ang isip mo, just call me." Tumayo si Zandro. "I have to go, may kukulitin pa akong tao." Pagkaalis ni Zandro, ay agad na sinundan ni Drake si Arabella. Nag-aalala siya para sa nobya. Kita niya kung paano ito namutla kanina. Natigil siya sa paghakbang, nang may makitang maliit na kopiraso ng papel, sa ibaba ng hagdan. "Nasaan na ba kasi iyon?" Boses iyon ni Arabella. Dinampot ni Drake ang papel, at tumingin sa itaas ng hagdan, kung nasaan si Arabella. "Mukhang ito ang hinahanap ng nobya." Kumunot ang noo niya. "It's not just a paper, kundi isang litrato na nahahati sa gitna." He felt the blood rush into his head when he saw the man he loved so much. Why does his girlfriend have a photo of this man? Habang naglalakad, ay kinapa ni Arabella ang litrato na palagi niyang daladala. Dapat ay itapon na niya ito. Nang nasa kwarto na siya, ay hinawakan niya ang mukha. Hindi man niya kita ang sarili, ay alam niya na sobrang namumutla siya. Daig pa ng yelo ang mukha niya, dahil sa panlalamig. Kailangan na niyang itapon ang litrato, nang laki ang mata niya. Paano ay wala na sa bulsa niya, ang kahati ng litrato na palagi niyang dala? Nagmamadaling lumabas siya ng kwarto. Pero hindi niya iyon nakita. Nasaan na ba kasi iyon? Natigilan siya nang makita si Drake, sa ibaba ng hagdan hawak ang hinahanap niya. Nakaramdam siya ng takot. "Bakit mayroon ka ng litrato, ng taong ito?" Madilim ang mukha ni Drake. Ang boses nito, ay kasing lamig ng yelo. Nanunoot iyon sa kanyang kaibuturan. "Tinatanong kita, Arabella. Bakit mayroon ka ng litrato ng lalaking ito?" Napapitlag si Arabella sa gulat. "Babe," nagsimulang mandilid ang luha niya. "Sagutin mo ang tanong ko, Arabella. Kilala mo ba ang taong ito?" Puno ng galit ang boses ni Drake. Ang mga mata,
ay nag-aapoy sa galit, na parabang handa siyang sakmalin sa sobrang puot na nararamdaman nito. Gusto niyang tumakbo pababa ng hagdan, at yakapin si Drake. Baka sakaling mawala ang galit nito, pero sino ang niloloko niya? Sa mga tingin pa lang nito ngayon, ay malabong mangyari ang iniisip niya. Tinatanong kita. Nang tumanggaw si Arabella, ay kitang-kita niya, ang pagdaan ng sakit, at galit sa mata ni Drake. Babe, shut up! Dumagundong ang malakas na boses ni Drake. Plano niyo ito ng pamilya niyo. Plano niyo ang gamitin, at paikutan ako dahil sa pera. Umiiyak na umiling si Arabella. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Liar! Tumawa si Drake ng puno ng pait. Hindi magagawa. Heto nga, at nagawa mo na. Paulit-ulit si Arabella na umiling. Hindi ko kailanman naisip na gamitin ka. Kahit kailan hindi ko hinangad ang yaman mo. Umiiyak na tumingin siya kay Drake. Hindi pa ba sapat ang pinaramdam ko sa iyong pagmamahal? Pagak na natawa ito. Paano ko malalaman na tunay kung napakagaling mong magpanggap? Tumingin ng puno ng puot sa kanya si Drake. Noong nagkukwento ako sa'yo, tungkol sa nangyari sa akin. Tinatawanan mo ba ako? Masaya ka bang gaguhin ako? Hindi si Arabella nakapagsalita. Tanging pag-iyak lang, ang nagawa niya. Sobrang natatakot siya ngayon. Natatakot siya na baka hindi siya mapatawad ni Drake. Please, pakinggan mo ako. Hilom ng luha ang mukha na sambit ni Arabella. Ang tanga ko, naniwala ako sa katulad mo. Akala ko naiiba ka. Pero hindi pala. Nagmamadali si Arabella na tumakbo, pababa ng hagdan nang tumalikod si Drake sa kanya. Yumakap siya sa likuran nito. Please, Drake, pakinggan mo ako. Inalis ni Drake ang kamay niya. Walang emosyon ang mukha nito, nang tumingin sa kanya. Hindi ako nagpapahawak, sa may dugong kriminal, dapat ay alam mo yan. Damaloy na naman ang masaganang luha sa mata ni Arabella. At dito na po nagtatapos, ang 16 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.